Bumalag ang kampo ng pamilya Tasera sa medical legal report na isinumiti kahapon ng PNP sa Makati Prosecutor's Office. Kaugnay ng pagkamatay ni Christine Tasera. Isinantabi kasi sa report ang anggulong homicide at sinabing natural cause ang ikinamatay ni Christine. Nakasaad sa report na maaring ang kakasukan ni Christine ang nagdulot ng high blood pressure na naging sanhi ng ruptured aneurysm. Pero ayon sa tagapagsalita ng pamilya, maraming irregularidad sa inilabas na report. This is not an autopsy report. It is only an examination of several parts of the alleged organs of the late Christine, which was delivered to him. We do not know who delivered it and when it was delivered. And upon his examination of these parts of the alleged organs of Christine, he made conclusions and he gave an opinion. So it is not an autopsy report. Ayon naman sa forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun, ipinagtataka niya bakit huli na nang ilabas ang medical legal report. It's dated January 11. So how come this was only released now? And then this is signed by another doctor, also identified as a medical legal officer. Again, what makes him different from the first doctor, also a medical legal officer, as identified? If this is histopathology, I would expect a pathologist, actually, to examine the tissues. Pero paliwanag naman ng abogado ng mga respondents, maging sila ay nagtataka kung bakit hindi inilabas ang nasabing report sa preliminary investigation. Your guess is as good as mine. In fact, we were even forced to subpoena these results. Sa issue naman na hindi ito autopsy report, may paliwanag din ng abogado ng mga respondents. Ayon sa kanila, bago pa man nailuwas sa General Santos City ang labi ni Christine, sumailalim na ang mga organs nito sa isang pagsusuri para sa histopathological examination. They are correct in saying that it is not an autopsy report because the autopsy was conducted by Major Nick Sarmiento sometime on the early part, I think January 2. Medical legal report submitted yesterday by the PNP is actually the result of a histopathological examination. So, different from an autopsy. Pero giit pa rin ng ina ni Christine. Para sa akin, somehow, there's still a cover-up. Hangat pa rin umano nila ang hustisya. Pero ayon kay NCRPO Chief Major General Vicente Danao, walang cover-up. As far as the PNP is concerned, all evidences that they needed was properly submitted. It will now be up to the fiscal kung paano po niya i-appreciate. Kung wala naman makikita doon, so what do you expect with the case? Samantala, may panawagan naman ang mga respondent sa pamilya Tasera. I hope that she can help us to find the peace in our hearts because we have been traumatized. Ang hirap po, ang dami pong nangyari, yung mga kaibigan ko, yung mga taong kasama ko, nabansagan ako ng rapist, which is hindi naman ako ganun. Sa February 3, nakatakda ang pagpapatuloy ng preliminary investigation.